So ayan, ihiwalay na natin yung brown rice na iiwan natin dito sa bahay. So halika, samahan niyo ako, magpagiling tayo ng bigas. So ayan mga kabayan, ngayon samahan niyo ako, pupunta tayo sa gilingan ng bigas. Magsasayang sana ako kanina kaso wala nang laman yung lagyan namin ng bigas. Buti na lang meron akong natanggap dito yung tinakal ko kanina, yung kinilo ko kanina. 30 kilos to, naghiwalay ako ng 10 kilos. Buti na lang mabait yung boss ko bago siya nalipat ng ibang facility. Binigyan niya ako ng 30 kilos na bigas. Actually kaya kailangan natin magpagiling ng bigas kasi ano pa to, brown rice pa ito. Hindi pa siya puting bigas. So ipapakiskis natin doon. Lapit lang naman siya dito. Actually hindi naman ginagawa normally na magpakiskis ng bigas kasi nga meron namang mga readily available na ng mga white rice sa mga supermarkets, kahit sa convenience store, kaso medyo may kamahalan siya. Ang bigas dito sa Japan ay nagkakahalaga ng pinakamura ha, sa Don Quixote. Meron mabibili doon na nasa 1,999 or 2,000 yen for 10 kilos. Biro nyo, 10 kilo, 2,000 yen. Nasa magkano na yun? Almost 1,000 pesos. So, ganun kamahal ang bigas dito. Kaya, diet-diet din tayo paminsan-minsan ng mahal ng bigas. So, malapit lang dito sa bahay namin yung ano, yung Say My Shop na tinatawag. Yun yung parang ano nila, one stop na rice milling machine. So alam nyo naman dito sa Japan, hindi lahat ng bagay may tao. Karaniwan dito ay puro makina na, yung mga counter sa supermarket. Halos yung iba doon, meron na silang mga self-register. Ikaw na mismo yung mag-scan ng products mo. O yung iba naman, may tao, yung tao ang mag-scan pero yung maglalagay ng pera dun sa pinaka mismong register, yun nang bumili. So walang hinahawakan pera yung mga counter sa ibang mga supermarkets. So dun nga sa rice milling machine, walang bantay dun. Fully ano yun, machine operated. Mag-insert lang tayo ng coin and then bahala na siya magiling ng bigas. So mamaya papakita ko sa inyo, okay? So yan guys, nandito na tayo dun sa one-stop shop na rice milling machine dito sa Japan. Sorry, mali ako kanina ng bigas. It's not Say My Show, it's Say My Jo. Okay? It's a coin Say My. Baba lang natin itong bigas. Okay, then pupunta na tayo dun sa loob. So basically ganito dito sa loob ng rice milling machine dito sa Japan. Maghuhulog ka lang ng coin, then ilalagay mo yung dami ng rice na ipapagiling mo. Tapos pipiliin mo kung gaano kaputi yung rice na gusto mong kalalabasan. And then inimil niya yan at lalabas na siya dito. Dito sa pinakalabasan ng bigas. Yung halaga naman niya, for every 10 kilos, kung regular polished rice lang siya, 100 yen. At kung gusto nyo, yung sobrang, yung halos hindi mo na kailangan, musenmai, yung hindi mo na kailangan hugasan yung bigas mo, 200 yen. Then for 20 kilograms, 200 yung futsu, semai, or yung regular polished rice, and then yung hindi mo na hugasan yung bigas is 300 yen. So hanggang 30 kilograms siya kasi yung isang kaban dito sa Japan ay hanggang 30 kilograms lang naman.
So, since yung dala nating bigas ngayon, after nating maghiwalay ng konting brown rice ay almost 20 kilograms, so, maglahulog tayo ng 200 yen. So, that's around roughly 100 pesos. Okay. Diba? Pagkahulog mo pa lang, gumalaw na siya. Ayan. So, dyan natin ilalagay yung pinaka-bigas. Very good to ah. Pwedeng idikit yung cellphone ko kasi magnetic yung case niya. Okay. So, lalagay na natin itong bigas dito sa loob. Sayang. Okay. After natin mailagay dito yung bigas, pipili tayo ng maingay siya. Okay? Pipili tayo ng gusto natin na puti nung bigas natin. So, gusto namin yung pinakamaputi na bigas. So, ito. Ito siya. Johak. So, ginigiling. Yan, papasok na siya dyan. Tapos, gigilingin siya. And then, ito, dito natin kailangan ito ilagay. Okay? Kailangan natin siyang ilagay dyan. Kasi dyan, yan, dyan malalaglag na yung puting bigas. Ayan, nagsisimula na siya lumabas. So, para hindi naman masyadong maipon dito yung mga bigas, tatapakan ko ito para mapunta na dun sa pinaka sako yung bigas. Ayan. From brown rice, ganito na siyang kaputi. Diba? Medyo mainit-init pa galing sa makina. So, simple lang naman magpagiling ng bigas dito sa Japan. So, if ever meron kayo pagkakataon, try nyo ha. Hindi nyo man alam yung kung paano yung operate to, ask lang kayo sa kapwa nyo Pilipino na nakapagpagiling ng bigas o kaya sa mga friends nyo na Japanese na alam kung paano kayo operate. Okay? So, see you again soon!